Napakabilis ng panahon and it's almost 1 week mako-covenant na tayo. And finally, we are recognized as a church and matagal natin itong pinagandaan and matagal natin itong inintay na marami tayong pinagdaanan, marami tayong mga struggles, marami tayong trials na hinarap bilang isang church. And I praise God and nagpapasalamat ako sa Diyos dahil siya mismo at hanggang ngayon ay tayo pinananatili niya na lingkod niya. Ang daming nangyari for past 3 years, kung tama ba, na nag-start tayo magkakakilala rito sa CRO from Antipolo, Valenzuela, and Caloocan. And 7 days to go. Yun nga, marerecognize tayo as church. Nakaka-blessed and hindi ko ma-imagine yung kabutihan ng Diyos sa atin, sa bawat isa. And sa oras na ito, gusto ko lang din na ma-remind tayo sa ating devotion. Kaya ito ay pinamagatan ko na Christian's Comfort. At pwede nating buksan ang ating mga Bible, samahan niyo po ako. Basahin natin yung 1 John 2:26 to 29. Babasahin ko po sa ESV. Ito po ang salita ng Diyos. I write these things to you about those who are trying to deceive you. But the anointing that you received from Him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But His anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie, just as it has taught you, abide in Him. Verse 28, and now little children, abide in Him so that when He appears, we may have a confidence and not shrink from Him in shame at His coming. If you know that He is righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of Him. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ngayon po, ito ay isa, obviously, ito ay sulat ni John sa mga Christians these days. And ito po ay pumapatungkol sa pagre-remind ni John sa muling pagbabalik ni Kristo na patuloy tayong maging evident yung ating pagiging isang Kristiyano. So napakagandang isipin na sa ating panahon ngayon, lalo na sa atin, sa case natin, no? sa ating sitwasyon ngayon bilang mag-governant, nakikita natin yung kagandahan or kapangyarihan ng Diyos to preserve us. Na maraming churches kadalasan na nagko-close, nagdi-dissolve sa maraming pagkakataon, no? Maraming dahilan. And itong isang letter ni John na reminder is makakatulong sa atin bilang pagharap sa pagiging isang tunay na simbahan. Many weeks ago, no, medyo yon simula nung nanganak yung aking asawa and I started to adjust kung paano maging multitask dad. So sobrang hirap and napaka busy ng utak or yung ating mind or pati na rin yung katawan. So naalala ko one of these days bago ako mag-prepare nito, nalala ko yung pagkakataon na
pinakilala sa akin yung true gospel. And I start to evaluate yung aking sarili. Sobrang naliit ako. Kumbaga, nandun sa point na naliliit ako na naalala ko na kinaawaan ako ng Diyos sa dami ng ginagawa natin or na pagdaanan na natin. We have the tendency alam mo yon yung pagiging proud or pride doon sa nangyari o sa mga natapos na achievement natin. Pero ito yung isa sa mga naalala ko when it comes sa comfort na yun. Na yung the time or yung pagkakataon na tayo'y tinawag ng Diyos, tayo'y binuhay niya mula sa ating pagkabulag, sa ating pagkamatay sa kasalanan. And napaka, pagpapala na sa atin yun. And itong pagkakataon na to, kung susuriin natin itong passage na to, ito yung isa sa mga sulat ni John sa kanyang unang letter. Ito'y isinulat niya doon sa mga taga sa Efeso, noong siya ay nasa Efeso. Ito yung kumbaga yung reference nito is yung sa Acts 19 to be exact. And isinulat niya ito yung mga letter na to to spread the gospel within the Asia Minor, kung saan naganap yung mga katuruan na nagpapabulaan, binubulaan nila yung kanila, binubulaan yung pagiging pagiging Diyos ni Kristo or yung tinatawag nating pagkakatawang tao ni Kristo bilang Diyos na magliligtas sa atin. So, to be exact, itong mga teaching na to ay may mga philosophical na tinuturo, which is Gnosticism o yung pagtuturo na nag-uphold pa rin sa pagiging Diyos ni Kristo pero hindi sa kanyang pagkakatawang tao. So maraming mga Christians o naapektuhan sa mga nakasaksi na Christians doon sa paghahari ng Diyos na naapektuhan doon sa mga turong ganun. So ito yung isa sa mga reason kung bakit sinulat ni John itong unang letter na to. To recall us para sa totoong nangyari o totoong pagliligtas ng Diyos sa atin and how we save us, how we regenerate us eventually na from nothing, na from dread, diba? We are dead in our trespass in Ephesians. And suddenly, diba? Tinawag tayo. Binuhay tayo in His might, in His effectual call. Tayo nilingap ng Diyos. Nagkaroon tayo ng faith through the gospel. And eto yung sinasabi niya doon sa verse 26 na nire-remind sa atin. I write these things to you about those who are trying to deceive you, sinabi niya. And 27, but the anointing that you receive from Him abides in you. So yung anointing dito, hindi ito yung usual na naririnig natin, so usual sa mga charismatic, no? Na may mga supernatural anointing or something. But because of the anointing, the knowledge of God or the knowledge of truth na isalin sa atin nung inintroduce sa atin yung gospel, eh yun yung anointing na kung saan nakita natin yung truth kung saan tayo niligtas ng Diyos from His death, burial, and resurrection. So doon pa lang makikita natin na yung mga katuruan o maging sa dinami nating pinag-aralan sa ilang taon natin na magkakasama, makita natin yung mga bagay na nakita nating mali o mga hanggang ngayon. Salamat sa Diyos na patuloy natin na nakikita na na-identify na natin ngayon na there's something or false teaching na hanggang ngayon pinaglalabanan natin.
So yun, nag-arise yun, yung sa sulat ni John, nag-arise yung mga iba't ibang katuruan tulad nga nung sinabi ko na Gnosticism and yung pagtuturo ng o yung nag-advocate ng dualism na kung saan ang isang tao ay eventually pwedeng pumili ng something holy or pleasing to God in out of nowhere, no? So walang mga ano, marami at sa ngayon, no? Marami tayong pinaglalabanan ng mga katuruan. Na kaya salamat sa kaparaanan ng Diyos na binigay niya yung iglesia, yung kapatiran na patuloy sa atin nagre-remind na tayo'y manatili sa katuruan niya. Sa totoong katuruan o totoong ebanghelyo ng Diyos na kung saan tumutukoy, tumuturo sa paghahari ni Kristo, tumutukoy sa kanyang grasya, sa pagbibigay sa atin ng faith, di ba? And pagiging solid doon sa scripture, yung salita niya, na kung saan ito yung ating nagiging solid foundation. And naalala ko yung isa sa mga nangyari sa amin sa office do sa aking work. Nagkaroon kami ng mga ng tatawag na recollection or activities na something elevate yung ating sarili. Pero naalala ko yung katuruan na kung saan hindi natin kailangan i-elevate yung ating sarili. Kumbaga, pataasin yung value ng ating sarili sa harapan ng Diyos. Kundi makita natin yung talagang totoong estado natin. Na tayo nagkasala, makasalanan tayo at niligtas tayo ng Diyos. There's something wrong talaga na sa ngayon is patuloy natin na hindi man natin sinasadya but we are eventually na napupunta pa rin tayo dun sa pagkakataon na we are leaving ourselves na parang hindi tayo tumatayo sa truth na kung saan we are carrying the teaching or something philosophy or yung perspective ng mundo na kung saan kailangan nating makisabay or makiuso or something mag-desert tayo ng temporal na bagay. Kaya ito napakagandang paalala sa atin doon sa sinulat ni John doon sa verse 20 na sinabi niya, "Abide in him so that when he appears we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming." So marami sa atin na when it comes sa confidence, hindi man natin ano no, hindi man natin aminin, pero usual tayo ay umaharap minsan sa ganong testings na tayo minsan nahihirapan tayong mag-share ng gospel. Nahihirapan tayong vocally i-share na yung katotohanan sa mga kasama natin around sa work, around sa paligid natin, and even minsan sa mga sa family natin. Yun yung isa sa mga nakakalimutan natin, or normally sa akin kumbaga guilty ako dito sa ganitong point na hindi tayo confident when it comes sa pag-share ng gospel. Pero
pero isa sa mga nakita natin dito, isa sa mga nakita ko dito, yung ating kung kakamustahin natin yung ating, or i-evaluate natin yung sarili natin when it comes sa ating daily, sa ating pamumuhay araw-araw. Ano kaya yung ating evaluation, or ano kaya yung masasabi natin, or ano kaya yung pwede nating sabihin, or pwedeng sabihin ng ibang tao sa atin, or ma-identify kaya tayo as a Christian, o ma-identify nila tayo as one of them. So isa sa mga nakikita ko is Paul, John reminding us that we should be one of our, tayo dapat maging isa sa mga anak niya, or kung baga kumilos tayo bilang anak niya. Yun lang yung madalas na natin nakakalimutan, na when we do sa ating araw-araw, madalas nakakaligtaan natin na tayo ay anak niya, niligtas niya. At madalas hindi tayo nag-a-act bilang isang anak niya. Kaya kung babasihin natin when it comes sa righteousness, salamat, no? Salamat sa kanyang anak, si Kristo, na siyang nagbigay sa atin o nag-justify sa atin sa ating kakulangan bilang isang Kristiyano na lumalakad sa kanya. Makita natin yung sarili natin na tayo ay wala ka talaga. Wala tayong pag-asa when it comes sa ating sariling, ano, sa ating sariling kakayahan. Kaya napakaganda na tayo ay manatili sa sinabi ni Kristo. Manatili sa katotohanan, manatili sa katuruan, o manatili doon sa kung saan tayo ay pinagbubuklod ng Diyos sa isang iglesia. Tayo ay humarap sa ating pang-araw-araw na buhay na meron tayong dinadalang katuruan, dinadalang Kristo. Kaya kung itutuloy natin from the next chapter na doon binibigay ni John yung mga evidence Kaya ito yung point na ilang araw na lang co-covenant na tayo, and ito yung maging isang baon natin sana na makita natin na tayo ay mamuhay bilang isang Kristiyano, kumilos bilang isang Kristiyano, kumilos bilang niligtas niya, tinubos niya, and mamuhay. So kasama mamuhay ng may takot sa kanya, reverence sa kanya. So syempre kasama doon yung mga evidence. Kaya naalala ko isa sa mga preaching pa rin ni Pas, or ni Brother Angelo, mas naisin natin na maging evidence sa atin yung fruit of the Holy Spirit. So yung ating yung ating naisin ay makita sa atin yung mga ganung characteristic or mga gifts, or ating mga yung bunga ng pagliligtas ng Diyos. Hindi dahil gusto natin itong ano, no, hindi natin i-brag, hindi kundi i-brag na tayo yung tama, tayo yung ano. Pero ito yung mapagkitaan ng sa atin ng pagkababa ng loob kung bakit tayo namumuhay ng tama, ay dahil tayo niligtas na. Kaya napakagandang isipin, o napakagandang comfort o security sa atin bilang isang Kristiyano, na sa kanyang pagdating makita niya tayong may katapatan sa kanyang katuruan, sa kanyang pagkakakilala kay Kristo. Kaya mga kapatid, mag-abide tayo, manatili tayo
manatili tayo sa kanyang presensya, sa kanyang katuruan. Manatili tayo sa kung saan tayo minulat ni Kristo sa ating pagkakakilala sa kanya. At yung mga bagay na yun, yung papanatili sa atin upang makarating tayo sa dulo. So, sa ating huling sa ating huling part, gusto ko sana maisip natin or evaluate natin yung ating sarili. Have I presented my body to Christ as a living sacrifice? Nung sinabi niya sa Romans 12:1 ni Paul, tayo'y maging isang i-present natin yung ating sarili as a living sacrifice and holy and acceptable to God. And hindi natin kayang gawin yun in our own. We can, kaya salamat sa kaparaanan ng Diyos na siya yung nagsusustain sa atin by the Holy Spirit guiding us to be holy and to be acceptable to God. Kaya mahirap, kaya napakalaki ng responsibility natin bilang isang Kristiyano na i-imitate si Christ. Dahil ito rin ang mag-identify sa atin na tayo isa sa kanya or isa sa mga anak niya. Kaya nung sinabi ni Paul sa 2 Thessalonians 3:7, "For you yourselves how you ought to imitate us," sinabi ni Paul, "because you were not idle when we were with you." Yun yung isa sa mga sinabi ni Paul sa Thessalonica, na alam natin na isa sa mga responsibility natin bilang Kristiyano is to follow Christ, to imitate Christ, and by guiding and sa gabay ng Holy Spirit tayo ay kanyang ini-equip, ini-enable para magawa natin yung mga bagay na kalooban ng Diyos. So, yun po yung ating pwede na po tayong mag-pray. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa natapos naming devotion. Nawa Panginoon, aming dalangin na patuloy kaming ma-remind sa kung paano mo kami tinawag, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay lugmok sa aming kasalanan, kami ay tinawag mo, kami ay niligtas mo, kami ay nilinis mo. Kaya salamat, Panginoon, dahil ito ang nagiging security namin, naging comfort namin, na kung paano ka namin nakilala, kung paano namin nakita ang katotohanan mo, Panginoon. Salamat po sa kay Kristo na nagligtas sa amin, na hanggang ngayon kami ay nagbibenepisyo sa aming pagharap sa pang-araw-araw, Panginoon. Aming dalangin na patuloy mo itong ikip sa aming puso, sa aming buhay, na patuloy namin panghawakan ito upang mapaglabanan namin yung mga maling katuruan na lumalaganap sa aming panahon. At sa aming pagharap sa aming covenanting, bigyan mo kami ng kalakasan, bigyan mo kami ng kasipagan na patuloy kaming mamuhay na naaayon sa iyong kalooban, na ma-identify ang bawat isa sa amin bilang isa kaisa sa iyong katawan, at sa aming patuloy na pag nagawain, patuloy mo kaming
tulungan, samahan sa aming mga pag-aaral. Nagdulot sa amin ito ng pagpapakumbaba. Magdulot sa amin ito ng patuloy na pag-asa sa iyong natapos na gawa. Magpanatili sa amin bilang isang Kristiyano na patuloy na tumitingin sa muli mong pagbalik, Panginoon. Kaya sa oras na ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.